Yon mga guys, at muling nagbabalik ang inyong lingkod na si V.I.P. Vlog. So guys, tara, samahan niyo ulit ako dito. At muli nating silipin yung reclamation sa may bandang likod ng MOA. At dito nga ay mapapansin natin guys yung mga yate at yung paskat na ang pagkakaalam po yan yung bumabiyahe papuntang Bataan to Manila. At bago nga palang lahat guys, pasok muna natin ang ating intro. Intro, pasok! Yun na nga guys, at ipagpatuloy na natin muli ang ating kadaldalan at itutur ko ulit kayo sa kalawakan ng aking swimming pool. At dyan nga'y makikita nyo ang aking yate. Yun nga guys, wow. Di naman masamang mangarap, pagpatuloy lang yung mga gusto sa buhay. Kung may gustong patunayan, yun, umuwa tayo ng paraan kung paano natin matutupad yung mga pangarap natin sa ating buhay. At dito nga guys, ipagpatuloy na natin yung ating viewing dito sa napakalawak kong swimming pool. At guys, ako'y natatawa sa aking sariling kalokohan eh. At yun nga guys, mapapansin nyo pa rin dito sa may bandang dulo, sa may bandang north, napakadami pa rin nating mga barko diyan na nagtatambak doon sa reclamation. At mula dito nga sa aking kinaroroonan, natatanong ko yung isang malaking barko, yung machine na nagbubuga ng buhangin. So napakataas na talaga nito guys, oh. Pag dito natin siya natatanong sa may bandang kinatatayuan natin. Pero kung pupunta ka doon sa may bandang Cross Boulevard, medyo maliit yung location. Pero pag dito mo siya tinignan, napakalakit, napakataas na pala talaga at napakalawak na guys. At makikita nyo sa may bandang kalagitnaan naandun yung nag-uumpukang mga barko na humihigop ng mga buhangin. At ang iba nga daw dyan galing pa sa bandang Sambales. So diba guys, napaka-init pa rin at napakataas pa rin ang araw dito. Itong mga oras nito guys, nasa alas 4 pa lang. Alas 4 pa lang ng hapon, kaya medyo masakit pa sa balat yung init ng araw. Pero hindi alintana ng inyong lingkod dyan dahil so ngayon lang tayo ng gamitin ng pagkakataon na mag-relax at medyo maglakad-lakad sa gilid ng Mulopecia dahil day off ng inyong lingkod. Kaya yun na nga, kumuha na rin tayo ng pagkakataon para makapag-vlog tayo dito guys. At sana masuportahan nyo guys yung aking YouTube channel na V.I.P. Vlog. At paki-follow na rin yung aking Facebook page and TikTok account. At so guys, pagpatuloy na natin. Ayun na nga. So, siguro mga next year, medyo mo mag-uulputan na dyan yung mga establishment dyan sa may ginagawang New Manila na yan. At so guys, tara, samahan nyo muna ulit kaming maglakad-lakad papunta dun sa may bandang dulo naman. Yun na nga guys, at plano rin kaming umuwi ng maaga. At medyo napapansin natin guys, kumukulimlim na at dumidilim na yung ating kapaligiran dahil sa nagbabadyang ulan na ito. Napakadilim na ng ulap. So, higit sa malamang yan guys, napakalakas niyan dahil napakadilim na ng ulap na yan. So, kailangan na nating magmadaling makauwi at baka tayo abutan pa niyan, higit sa malamang mula ulo hanggang pa ay basang-basa tayo dahil nakalimutan natin guys na magdala ng payong man lang or kapote. So kaya ito na, at nagmamadali na tayong makauwi dahil may dadaanan pa tayo sa baklaran. Bibili ba tayo nung gusto nating bilhin na pangdagdag dito sa ating GoPro accessories? So bibili tayo ng accessories dito sa may bandang baklaran dahil pang budget meal lang yung kaya natin. So
doon tayo nakapili at nakakita ng mabibili natin na accessories para sa ating GoPro at para sa ating pagbablog. At dito nga guys, hinahanap ko na yung exit. At ayun na nga guys, natatanong ko na si Kuya Guard at kumakaway. At siya pala yung nangungulimbat nung ticket, yung parking pay. At dito na nga guys, nakalabas na tayo guys. At okay naman, maluwag yung kalsada sa mga oras na ito. Luwag na luwag guys. At dito nga guys, napansin natin na nagbukas na ng mga ilaw, mga makukulay. Yung pasyala natin dito sa may Mulupesha seaside. At napakalawak pa rin guys, napakaluwag pa rin ng kalsada guys. At dito nga guys, mapapansin natin yung napakalaki at napakataas na skyrod ng ating Mulupesha. So, ang laki niyan guys. Takaw pansin ka agad pag nasa malayo ka. Napakagandang view. So kanina nagtanong din kami dyan guys at magbabalak din sana kami sumakay medyo 250 pala per head at di na natin tinuloy guys dahil ayun na nga nagbabadya na yung ulan at dito na nga guys sa may tapat na tayo banda ng Conrad yung shout out nga pala Conrad at nga pala mahilig kung tayo dyan malimit tayong naandiyan sa Conrad na yan dahil paborito ng boss ko na kumain diyan at masasarap talaga yung pagkain dyan, subok na. At dito nga guys, samantala tayong tumigil at nakita natin yung isang pamilya na tumatawid. So, nag-giveaway tayo dyan. At ayun nga guys, ruruta na tayo sa kwan. Bandang dulo nyan matatanong natin guys yung Mall of Asia Arena. So dito nga guys, samantala tayong huminto dahil naka red pa yung ating stoplight. At habang naghihintay tayo na mag-go yung ating stoplight, dyan na nga natin napansin yung mga ibang lahi na tumatawid at nagmamadali. Shoutout sa mga ibang lahi na yan na tumawid. Ingat-ingat po tayo guys. At yan na nga guys, at pumuti na at nag-guna yung ating stoplight. At yun nga guys, mapapansin natin dito guys yung napakalaki at napakataas at napakaganda na simbahan, tahanan ng ating Panginoon. At ngayon pala ay araw ng Linggo guys. So araw ng Linggo dapat minsan ay maglaan tayo ng oras at panahon sa ating malapanginoon, lalo-lalo ang paglinggo. So makinig tayo ng misa. At ayan nga guys, nandito na tayo sa may tapat na ng Mulupesha Arena at nabubulol tayo. At itong way nga pala natin ay naka-stop na naman. At yun, sa wakas at nag-go na rin. At dito na nga ay nagkamira tayo ng pagkakataon para magmadali na. Ayan nga, may akaibat naman yung pag-iingat guys. At dito na nga tayo guys, may bandang makapagal. At konting kimbot na lang guys, makarating na tayo sa ating paruroonan. At nandito na tayo guys, may crossing ng Asyanawan. At tatawid nga pala tayo guys dito sa may LRT. Yung bagong ginagawang LRT guys yan, na papuntang Cavite. So shoutout nga pala sa taga Cavite. At konting kimbot na lang guys, mapapadali na yung mga travel ninyo. At yung mga mahilig sa commuter di yan, napaka-alwanan ninyo guys dahil malapit nang buksan yung LRT station na yan papuntang Las Piñas pa. At pagkakalam ko hanggang Las Piñas pa lang yan guys pero ang continue niyan ay hanggang Cavite area sa mga taga Cavite dyan. At dito nga guys, naghihintay na tayong makapag-U-turn dito. At dito nga pala guys, U-turn area lang. At hindi pwede ditong dumiretso ng pakaliwa dahil one way yan. Dito lang ina-allowed yung mga nag-U-turn na galing dun sa may bandang makapagal. At naghihintay tayo guys na mag-guna yung ating linya para makatawid na tayo sa may linya papuntang Baclaran.
At yun nga guys, naggo na. At dito nga ay kinakatikati tayo nung isang rider na naka rider 150. So hindi tayo pwede makapagkarera dyan guys. At ang dala nating motor ay si PCX lang. So si PCX ay pang chill chill lang yan guys. At hindi naman natin hili guys na makipagkarera. At ito na nga guys, malapit lapit na tayo sa paruroon na natin. Don't forget nga pala guys ha, pakipalo and subscribe to my YouTube channel VIP Vlog. And then pakihit na rin guys ng notification bell. At pakilike and share para maging update kayo guys sa mga videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. At pakisupport na rin guys ha, pakisupport na rin ha, huwag niyong kalimutan guys. Thank you for watching guys. Sana'y nagustuhan nyo.